Usap-usapan ngayon ang isang fake Twitter account na nakapangalan sa social media personality na si Jam Magno, matapos nitong hanapin si dating Vice President at ngayon ay chairperson ng Angat Buhay Foundation na si Attorney Lenny Robredo, sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Carding nitong linggo ika-25 ng Setyembre taong 2022. Ibinahagi ng mga netizen sa Twitter ang mga tweets ng account na nakapangalan kay Jam Magno at It's Jamano na may 76.7k followers subalit hindi naman verified account. Gayunman, ang orihinal na Jam Magno pa rin ang nakakaladkad at tila pinagbubuntunan ng mga netizen. Lenny, lumabas ka, magparamdam ka, pinaghahanap ka na ng mga June Akis mo. Alam kong nagre-ready ka ng mag-credit grab at mag-photo ops. Nakalabas na yung bagyo, wala pa rin si Lenny on the ground, akala ko ba lagi siyang nauuna on the ground? Yan ang leader ng mga kakampanget, puro salita, puro tweet, puro coordinate, walang action kaya ayaw sa kanya ng mga tao. Confirmed. DSWD, LGU, PCG, AFP, PNP ang nauna on the ground, hindi si Lenny, hindi ang Angat Buhay. Stop credit grabbing. Period, ayon pa sa tweet. Samantala, nauna nang sinabi at nilinaw ni Jam Magno na siya ang nagmamay-ari ng naturang Twitter account noong buwan ng Abril, sa kasagsagan ng kampanya. Pinatulan ng mga netizen ang sinabi sa fake account na hinahamon nito si Robredo ng isang debate, at kailangang Inglesa nito. Sa totoo lang po, yung fake Twitter account ay hindi na po bago. The fact na you make me trend kahit hindi ko Twitter account. Hindi ko na talaga alam kung ano sasabihin ko sa inyo, saad ni Magno sa isang video na ipinost niya sa Facebook.